Good day mga Kerbs! So welcome back to my YouTube channel. So napakatagal natin walang upload videos mga Kerbs. Ayan, so ngayon magba-bike check ulit tayo. Siyempre dito yan sa Taurus Bike Shop. Ayan, so iba-bike check natin mga Kerbs ang isa sa pinakasulit, pinaka-affordable na road bike na pwede nyo mabili. Siyempre dito yan sa Taurus Bike Shop dito sa Marilao, Bulacan. Ayan ay ang Promax PR40. So, trivia lang mga ka-Herb para sa mga baguhan na kagaya ko. Sa Promax mga ka-Herb, pag sinabing PR, road bike yon. Pag sinabing PM, mountain bike. Ayan. So, syempre, ano pa hinihintay natin mga ka-Herb? Tara, simulan natin ang ating bike check ng Promax PR40. Mga Kerbs, simulan natin ang bike check video, syempre ng Promax PR40. Bago tayo masagasaan dito, nasa gitna kasi tayo ng kalsada. Syempre dito yan sa Taurus Bike Shop. So napakadami pa nilang bike na binebenta dyan. Ayan, kita nyo naman, oh, nakasabit lang. Turo ka lang dyan at ibababa nila yan. O, diba? Okay. And simulan natin ang ating bike check, syempre sa timbang nitong bike na nasa harapan natin. To, tumitimbang ito ng 11.5 kilogram. Ayun mga Kerb. Oh, di ba? Yan. And syempre sa frame naman tayo mga Kerb. Kita nyo naman yung kulay ng frame. Nagutom ako. Parang candy ang kulay niya. Dito may orange dito. At syempre may blue. Nakikita naman eh, di ba? Nakatutone siya mga Kerb. Yung upper side ng frame. Ayan, yung upper. Kulay orange. And then lower is kulay blue. At mga Kerb, ang napansin ko dito sa mga design niya, yung mga gold na yan, ayan, yayamanin, ayan, kagaya ng Promax, eto, ayan, yung high-end front fork. Mga gold na yan, mga Kerb, pag kinapa mo yan, para kang may nakapang dinikit na sticker. Makapal talaga siya mga Kerb. Ayan, oh, PR40 dito, may gold dito. As in, makakapa mo siya talaga mga Kerb. Ang kapal. Ayan, oh. And syempre, ang size ng ating frame, yan, size 48 centimeter ang ating, eto, ano ba tawag dyan? Sa sobrang tagal natin mga Kerb, nakalimunan na natin ang mga tawag, si tube. At yung top tube niya mga Kerb, sinukat ko to mula dito sa center to center dito, 57 centimeter. Ayan. At ito ang kita niyo mga Kerb, ang lapad. So kung di-describe ko yung shape nitong down tube mga Kerb, patriangular siya. Ito, medyo may flat dito. Ang kapal nito mga Kerb. Ayan, parang kasing kapal nung taong hindi nagbabayad ng utang sa'yo. De joke lang yun. Ayan, oh, pwede mong pamalo ito mga Kerb. Palo-palo sa labada. And kung mapapansin niyo mga Kerb, aerodynamics yung frame niya dito. Ayan. Pagdating dito sa fork niya mga Kerb, lightweight. Kasi payat lang siya. At the same time, made from aluminum alloy ang kanyang fork mga Kerb. Minagnet natin dyan kanina eh. So hindi siya dumikit. So ibig sabihin, alloy siya. Hindi, joke lang yun. Ayan, oh. And dito mga Kerb, ayan, ito makapal. Ayan, gold pa rin. So yayamanin ang ating frame. At itong ating seat stay, sa unang tingin mga Kerb, naliitan ako dito. Naliitan talaga ako. Then, nung pagka-check ko ng size mga Kerb, 48. Yan, talagang medyo naliitan kasi ako. 48 eh, maliit talaga yun mga Kerb. Yan, at dito sa ating chain stay, nandito, makikita mo yung dinaan, yung ating kable ng ating RD. Yan. At ang ating dropout, syempre, napakahalaga niyan, napapalitan. So, kung titingin kayo ng frame, mga Kerb, kailangan napapalitan niya kasi nababaluktot yan. At ito tayo ngayon sa ating head tube. Ang size nito, mga Kerb, is 118 millimeter.
Yeah, muntik na maging centimeter haba nun. Medyo may kahabaan. Napapansin ka mga car, pag road bike, medyo mahaba talaga yung kanyang head tube. And straight, mga car, unat na unat. Ayan o, tigas na tigas ang ating head tube. Meron pang letter P. Yan, parang preso ah. Tapos letter P, tapos kulay orange, presong preso. Ang dating nga, dadyard ako lang yung mga car. Ayan. And dito tayo ngayon. Ayan, ito. Sa wheel set tayo. And yung hubs niya mga car, bakal. Bakal niya mga car pa. Tapos quick release. At napansin ko dito mga car, tread. May tread dito. Yan. So siguro pwede mo itong lagyan ng disc brake. Yung iniikot yung mount nung disc brake. Ayan o. No? Pinakita ko lang sa inyo mga car. Ayan. At syempre, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Yan, medyo marami siya para sa road bike. Ang dami. Baka lang ating spokes. Aluminum alloy, double wall ng ating rims na may sticker na Pro Max. Maliit na Pro Max, malaking Pro Max. Di ba? At ito napansin ko sa gulong niya mga Corp. Ang liit ng gulong. Pag ikaw nakantohan dito, yan, 25C, 700 by 25C. Ang liit talaga niya mga Corp. Yung lapad ng gulong, parang kasing lapad lang din ng rims. Ayan, naliliitan ako. 25C. Nakakatakot to mga Corp. Hindi ito pwede sa lubak-lubak. Ganon din sa likod. Aluminum alloy na double wall. Na malamang nasa 30 mm to mga Corp. Or 3cm. Ang lapad ng rims natin. At kung mapapansin natin mga Corp, kung gagamit ka ng interior nito, dapat yung pito ay mahaba. Eto, nakita nyo? Mahaba yung pito. Oh. Siguro mga ganyan kahaba yung pito mo. Kasi kung hindi mahaba, ganito magiging itsura nyan. Pototoy yan, pototoy. Tingnan nyo ito, mali ito mga. Pototoy. Yan. Oh, di ba? Ganon din dito mga Corp. Kaiden race, akala ko si Hayden. Ayan. Ang tatak ng ating gulong na ano ba tawag dito? Nakakalimutan ko lang mga Corp. Sa sobrang tagal ating di nag-bike check. Nakakalimutan ko lang yung tawag dito sa ganitong kulay. Ayan. Pa-comment na lang mga Corp. I-refresh natin yung ating memory. Iyon. And syempre dito tayo sa ating caliper. Ayan. Buti naalala pa natin yung caliper. Alloy ito mga Corp. Na syempre dito nakaturin niya. Syempre sa harap. Alloy pa din pero wala siyang tatak. Ayan. Lagyan natin ng tatak. Tatak buhin. Joke lang yun. And dito tayo sa cogs. Ayan. Ito yung isa sa nakalimutan ko rin kanina. Thread type. Ang ating cogs. Ayun. Thread type. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed. Kung hindi ako nagkakamali mga car, 15 teeth ang pinakamaliit. Tapos 28 teeth ang pinakamalaki. Ayan. At ang RD natin, uy, ang ganda ng RD natin, L2R3. Ayan. Kasi road bike. L2. Ayan. At nandito yung kanyang high and low screw. So, madali siyang mapihit. Yung iba kasing RD, nakatago. Ayan. Solid ang litaw na siya, mga Corp. Tapos yung pulley natin, standard size ang pulley, made from plastic. Parehas yun, mga Corp. Dito tayo ngayon sa ating nakalimutan na tawag ko dito. Ayan. Crank. 170 mm yung crank arm niya na made from alloy to alloy. Tapos ito ay bakal. Tapos square tapered. Nakalimutan ko na mga Corp kung ano size nito. So ayan mga Corp, naalala ko na. Chain ring. Made from metal. 30-40 teeth ang pinakamaliit. 50 teeth yung pinaka malaki. Tapos kita nyo naman, no, brace on ba tawag dito mga Corp? Yan, tinuturnil yung kanyang FD na L2R3. Pakorek ko naman ako mga Corp. Pakomment ako kung tama ang aking memorya. Ayan. Brace on ang tawag dito sa ganitong RD. Hindi siya yung clamp na nakikita natin dito. Yan, kinaklamp. Tinuturnil yun ito mga Corp. Yan. At syempre ang ating seat post. Made from alloy pa rin ito mga Corp na aerodynamics. Ayan. Tapos ito yung ating seat clamp. Sa ganitong seat clamp, makapakahirap maganap na ito mga Corp. Ayan. Tapos ito. Tawag ko rito mga Corp, thumb screw eh.
Pero hindi mo to mapipihit, mahirap pihitin to gamit ang daliri. So ito ang gagamitin mo diyan. Itong pipang lalak mo para dito sa ating seat. Itong lock ng ating seat tube. Ayan, ang ating pedal ay made from hard plastic. Ito mga carp. Ayan, matigas pa sa ulo ko to. At ito yung upuan niya mga carp. Ang ganda ng upuan niya. Matulis at malapad. At tingnan niyo naman yung itsura ng ating upuan. Yung texture niya. Ayan o. Kanina akala ko tela to mga carp. Tapos medyo katamtaman ng tigas niya mga carp. Mararamdaman mo yung foam pag umupo ka. Yun, ang haba nito. And dito tayo ngayon sa ating drop bar. 410 millimeter made from alloy. Ayan, nakita natin. Tapos itong ating stem is 90 millimeter made from alloy pa rin yan. At marami tayong pwedeng pagpilian na height ng ating stem kasi meron tayong tatlong spacer dyan na 10, 20, 30. So, bahala ka na. Siyempre, ako kung gusto ko yan, lalagay ko dito yan. Tapos, papalitan ko na ang headset na lowered. O, yung slam ang tawag para mas lalong bumaba. Para aerodynamics ang iyong katawan. At siyempre, naka-internal ang kable ng ating, eto, double tap. Yan. So, ang double tap yan, tapos may isa rito. Ayan, galing oh. Hindi pa ako nakagamit nito mga carp. Yan. Pa-comment naman para saan to. Ito, ito. Yan. Hindi ko alam yan eh. Usually alam ko double tap. Ganyan yan. Yan. Hindi ko alam to eh. Paano ba to? Yan oh. Ah, siguro ito yung ano, shifter na isa. Oh, yun nga. Ang galing ko mga carp. Ito yung isang shifter. Ito yung isang shifter. Tapos, ito brake lang. Yun. Iyon o, tama tayo mga carp. Ito, shift, shift. Tapos, shift, shift. Ito, up shift. Up shift. Ito, down shift. Down shift. So, tingnan natin sa kabila. Up shift. Tapos, down shift. Tapos, ito, preno. Iyon. First time ko nakakita ng ganitong shifter mga carp. Kapa-comment na lang pa carp kung ano ang tawag dito. Kasi ang alam ko lang is STI. Saka double tap. So, eto ngayon lang talaga promise. Ayan, pa-comment mga carp talaga naman, no? Marami tayong natututunan sa pagbabike check. Siyempre, o, di ba? Ayan, napakaganda nito mga carp. Sulyapan ulit natin. So, sa mga nagahanap ng road bike dyan, so, tamang-tama sa inyo, ang road bike na ito, ang ganda nito mga carp, Promax PR40. So ayan mga carp, ang ating bike check ng napakaganda at napakamura ng Promax PR40. Ayan, so nagkakahalaga to mga carp ng 10 kiao or 10,000 pesos. Siyempre, dito yan sa Taurus Bike Shop. Ayan. So siyempre, kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button so para updated kayo sa mga panibago nating upload. Ayan, dito sa aking YouTube channel. And see you next video. Maraming salamat sa panonood. Kita kids. Bye-bye.